Hello, kumusta? So, yung vlog natin ngayon is tungkol dito sa timing chain ng mga motor natin, no? Raider 150, RS, or Raider FI. So, tungkol dito sa timing chain. Ipapaliwanag ko kung ano yung diferensya ng timing chain na bago at saka yung luma na talaga. Yung nauunat na timing chain ba? Yung mahaba na yung pagkagamit niya. So, ano bang diferensya nila sa bagong timing chain? Tapos, ano bang mga problema ng timing chain na luma na at saka naunat na? So, yun. Papaliwanag ko. Para dun sa mga may Raider 150 ba na medyo luma na, tapos yung kilometrahe is nasa mga 80K pataas o 100 ba, hindi pa rin napapalitan yung timing chain ito. Tapos pinaayos nyo yung motor nyo, pina-refresh nyo, napalit kayo ng shims o tapit cap ba dito sa loob, naghasa ng bulb, tapos binalik nyo, pero di nyo nagawang palitan yung timing chain, tapos napansin nyo na yung motor nyo is medyo mabagal ba, kahit bagong refresh na mabagal siya, tapos sa first gear wala siyang walang lakas, tumatakbo pero mahina siya, tapos minsan pugak siya sa first gear, ano ba dahilan nun? Pwedeng ito timing chain. Paano at bakit? So yun, papaliwanag ko. Last day kasi meron akong inayos na Raider 150 ba, bagong refresh siya, bagong mga bulbs, pero yung problema ng may-ari is yun nga, walang lakas yung motor niya sa first gear, tapos pumupugak. So yun, tiningnan ko kung anong posibleng problema. So wala naman sa carburetor, walang problema yung carb, ayos naman, walang mga butas. So yun, tiningnan ko yung timing, tinanong ko kung ilang taon na yung motor niya, tapos tinanong ko rin kung napalitan na ba ng bagong timing chain. So sabi niya hindi pa daw, simula nung nabili niya. So yun, tinanggal ko yung cover dito, at yun nga, nakita ko yung problema ba. Yung timing chain niya is luma na, at wala na sa timing yung mga camshaft. Kasi nga, yung timing chain, pag habang tumatagal, nauunat siya. Tapos, nangyayari, mula sa dating timing niya na ganito, yung timing na Raider 150, sa stock na timing talaga, nasa ganun, no? Nasa ganun yung timing. Yung standard, kita nyo itong guhit, nakikita nyo yung guhit, diba? Yan o guhit, tapos din ito, ito rin guhit. So yung guhit at saka ito, itong aluminum ng head, magka-level sila, pantay talaga. Oh, yan o. So nangyari sa motor niya, kasi nga luma na yung timing chain niya, nangyari is wala na sa timing yung camshaft. Ganito na yung timing niya. Yan o. Yung exhaust is umangat. Yung guhit, umangat yung guhit. Tapos yung intake naman is bumaba. Oh. Bumaba yung intake, di ba? Medyo hindi klaro dito, pero kung sa personal nyo titingnan, mapapansin nyo talaga na iba yung timing ng maluwag na timing chain. No? So bumaba yung intake, tapos yung exhaust is umangat. Oh, umangat siya, diba? Balik natin sa standard, ah. So ganyan yung standard level. Tapos yan o. Ganyan yung standard.
pagbago yung timing chain nyo, ganyan yung level ng mga camshaft, yung guhit. Kuha nyo ba mga paps yung sinasabi ko? Kasi nga nangyayari yan, nawawala sa timing yung camshaft kasi yung timing chain natin is naunat. So yun, pag naunat siya, mawawala yung timing dito. Ipapakita ko yung timing ng flywheel, no? Ito yung flywheel. Yan o yung guhit. Meron siyang T. Ibig sabihin, top. Tapos yung guhit. May guhit na mataas. So yung guhit yung timing. Tapos may arrow, parang arrow. So yun, nakikita nyo may arrow. So dyan yung timing. Oh. So yan, yan yung sintro niya. Saka yung guhit. So nasa timing yung flywheel. Problema, yung camshaft wala na. Oh. Kita nyo, bali umangat yung exhaust. Yung intake naman bumaba. Pero pag iabante ko ng kunti yung flywheel, iabante ko ng kunti, so nasa timing na yung camshaft. Yan, nasa timing na siya. So nangyayari yan dahil ho sa naunat na yung timing chain. Ngayon ho, para maibalik yung mga standard na timing ng camshaft, is maganda kung palitan nyo na lang yung timing chain nyo na medyo luma na at saka naunat na. Wala akong bagong timing chain kasi medyo mahal. Kaya ito, pinapaliwanag ko kung ano yung standard na timing talaga. Pero meron akong luma dito na timing chain, mas luma talaga, mas yung naunat. So palitan natin, subukan nating palitan mamaya. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung diferensya ng timing nila dito sa ito, medyo luma na to, pero di talaga. So ito yung sample na medyo mas overused na timing chain. So tingnan niyo kung ano yung diferensya, no? Palitan natin mamaya. So ito, napalitan ko na ng mas naunat na timing chain, mas luma. So papakita ko sa inyo yung diferensya ba. Ayan, nasa top na siya. Tapos yung camshaft, tingnan nyo yung maayos ba. So yan, no? Mas lalong umangat yung exhaust. Review nyo po yung kaninang timing, mapapansin nyo na mas umangat ito sa mas maunat na timing chain o mas luma talaga. Tapos yung intake, yan o, mas lalo namang bumaba yung intake. So hindi nyo maayos ha, oh. So wala siya sa level, diba? Hindi na siya level, oh. So pag ganyan na po yung timing ng motor nyo, may diferensya na sa takbo nya. Wala siyang lakas or medyo mahina ba, tapos pugak siya. So yun, inulit ko. Dun sa mga may lumang Raider 150 na, tapos malayo na yung biyahe niya,
kung may napapansin man kayong medyo mahina na yung motor nyo, wala nang puwersa, maganda kung palitan nyo na ng bagong timing chain. Yung SGP na timing chain is nasa mga 950 or 1,000 na siguro ngayon. Mahal siya, no? Mahal siya. Pero SGP, matibay. Shoutout naman tayo para sa mga taga-suporta nating subscribers. Shoutout sa iyo, Ilocos Motospeed, It's Me McCall, Dudong Palaboy, Abel Glenn Beltran, Min Road Trip, Eddie Boy Rena, Pops Motovlog, Raider 007, Mac Ryan Solong, at yun, no? Maraming salamat mga paps sa mga taga-suporta, sa mga hindi nagsasawang manood ng vlog ko, thank you. At sa susunod is yun, magbabahagi pa rin ako ng mga idea ba tungkol dito sa mga motor natin, Raider 150, RS 150, basta mga DOHC na motor. Pahabol lang, no? May paraan naman dito na kahit luma yung timing chain natin is kaya siyang i-timing kahit luma yung timing chain. Kayang ibalik yung timing sa stock. Meron ho siyang paraan. Pero sa next video, doon ko na po ibabahagi. Kasi nga hinihintay ko pa yung Google AdSense na makuha. Kasi parang wala naman ding kwenta yung mga ginagawa ko, no, kung wala akong makukuha. Kaya pag dumating yun, is yun, medyo magana na akong gagawa ng video content sa vlog na to. Tapos at least may makukuha na rin akong parang sweldo ba. So yun lang talaga yung hinihintay ko. Ingat-ingat din po, no, sa mga kabayan natin na medyo parang malubha na yung coronavirus ba. So ingat po tayo at ride safe. Thank you.